Amen. Tunay nga po na meron pong great peace in our midst. Napapansin ko ba niyo yung medyo malaking handaan ngayon sa ating pong kalagitnaan? Nararamdaman ko ba ninyo na medyo malaki ang ating pong lamesa ngayon sa ating pong kalagitnaan? Baka nyo nakikita. Sabi nga doon sa inamit natin, merong pista. Yeah? Pista ng kaganakan, pista ng kalwalhatian ng ating Panginoon. Pag sinabing pista, ano po yung nasa isip ninyo? Yeah? At merong piyesta. Ha? Handaan, di ba? May pagkain. Naniniwala ba kayo na sa ating pong kalagitnaan ay napakahaba na hapagkainan ngayon sa ating harapan? Ha? At ang gusto po ng ating Panginoon, magpunahan tayo na talagang kumuha noon. Kasi sa oras na ito, bubusugin tayo ng ating pong Diyos. Amen? Those who are ready, ang sino man po handa na talagang tumanggap mula sa ating Panginoon, kapatid, sa oras na ito, aalis ka, uuwi ka, na talagang mararamdaman mo yung kabusugan. Di ba pag-piesta? Sino rin ito yung pagkatapos ng piesta ay bundat-bundat? sa dami ng handa, di ba? Now, sino kaya sa atin ngayon ang uuwing bundat-bundat? Are you expecting? Nag-expect ba kayo na nabubusugin kayo ngayon ng ating Panginoon? Amen. Spiritually po, hayaan po natin na mahayag ang kadakilaan ng ating pong Diyos ngayon sa ating pong kalagitnaan. Every time na tayo po ay pumapasok sa lugar na ito, lagi po natin isipin na merong inihanda ang Diyos sa atin. Pagsabi po sa iyong katabi, may handa si Lord. Gaano ba kalaki ang plato mo? Gaano ba kalaki ang sisintan mo? Alam niyo po, meron ako matutunan way back. Siguro mga 1990, meron po isang klaseng revival ang nangyari po sa Pilipinas, and praise God, I am one of those who yung talagang nakakatch noon. Yan, ewan ko kung sino sa inyo nito yung nandito na yung tawag na prophetic, merong prophetic ministry. Yan. Naranasan niyo ngayon? O ngayon lang kayo? Ngayon na kayo nakakilala kay Lord? Kasi noong time na yun, during the 1990s, ay meron isang move ng Holy Spirit na pinanganas sa church. At nagpapasalamat po kay Lord dahil isa po ako sa nakaranas doon. Yung tinatawag na prophetic anointing, na kung saan every time we meet together, every time we gather to worship our God, there's a prophetic word. Meron pong prophetic word na inirinilis. Ibig sabihin, may pagkain. Meron pong rema. Meron pong espesyal na kapahayagan na ibinibigay sa atin ang ating pong Diyos. And during the time, isa sa malinaw talaga na na-catch ko noong time na yun is, depende sa laki ng sisidlan mo. Sa laki, kumbaga sa handaan, kung dalawa ay platito, gano'ng kadami makakain mo? Konti lang, syempre. Kung ang dala mo ay medyo regular na plato, sabi, ma, pupunuin mo yan. So sabi doon, depende sa laki ng sisidlan mo ang pwede mong matanggap mula sa Panginoon. So kanina po, na-remind po ako ni Lord na sabi nga doon, nandito tayo sa isang piyesta. Kumbaga may pistahan sa lugar na ito. At ang pistahan natin, ang celebration na ito ay the presence of God is here in our midst. Amen? Nandito po ang presensya ng ating Diyos. At ang sino man na merong handang puso, merong makayanan na tanggapin, yun pong ibibigay ng Diyos sa atin. Naniniwala po ako na uuwi ka na punong-puno. Uuwi ka na busog na busog. Uuwi ka na kung dito medyo pumasok ka na medyo nanghihina ka dahil may sakit ka, o kaya sabihin natin na may mga problema ka, tapos hindi ka makapag-flow sa praise and worship natin. So medyo mahina spiritually. Pero hindi po, pagka naranasan natin, yun po outgoing of the blessings of God, the revelations of God, uuwi po tayong malakas na malakas.
at maramdaman po ninyo yun pong kagalakan sa inyong puso dahil pinalakas ka ng ating Panginoon. Kanina po yung inawit na last song natin, di ba sabi doon, send revival, Ama. We cry out for this nation. We cry out for this land. Alam niyo po, ang dapat na iniisip natin pagka ang itinutukoy ay nation. Yes, we're praying for the Philippines, di ba? This is our land, ang Ilos, na ito po ang Cavite, we're praying for this. Kaya lang, pagka binanggit po yung land, ang unang dapat na iniisip mo, my heart, yung puso natin. Kasi ito po ay lupa. Nalala po yung parable of the sower. Nabasa niyo na po ba sa gospel, yung parable, yung tayong haga ng maghahasip. Diba sabi ko, ang puso natin, ang lupa. So, ang sabi ko doon sa awitin, we cry out for this nation. We cry out for this land. Send revival. Send us your revival. Alam niyo po, ang unang dapat na nasa isip namin pagka nag-cry out tayo for revival, una po dapat puso natin. Dapat matanggap mo yung revival sa heart mo. Kung meron lang po tayong mga matitigas sa puso, kaya din natin marinig. Alam po niyo yung parable of the sower. Diba? Sabi doon, maitanim saan? Sa daan. Anong nangyari doon sa daan? Kinuha ng ibon. Diba? Yung pinili. Maitanim sa daan. Actually, yung word po doon, kung mabasahin natin, yung dinhi is the word of God. And then yung land, yung ground is our heart. So kung tayo po ay medyo matigas ang puso natin, alam niyo po ginagawa ng kaaway. Ngayon pa lang, pagkarinig mo, maya-maya lang, wala na. Minanakaw na agad ng kaaway. So, pansinin po ninyo. Tanungin kayo paglabas ninyo, anong preaching? Ano nga ba? Alalabas pa lang natin. Nag-atapos pa lang. Limot na. Ano kaya nangyari? Inagaw ng kaaway. Kasi nakatanim sa matigas na puso. So, mga kapatid, this is my prayer. Yes, this is my heart's cry tonight. That God will send revival in our land. In my land, in my heart, in your heart. Na kung saan sa bawat salita na maririnig natin ngayon mula sa ating Panginoon, ito po'y tumiyo sa ating po mga puso at maintindihan talaga natin. Hindi po tayo uuwi na kung wala tayong laman, kung walang laman ang plato natin kanina, yan. Gusto ko umuwi tayo punong-puno at busog na busog kayo. Amen? Gusto niyo ba na umuwi tayo busog na busog? Ako po busog talaga physically kasi kanina po, kagagaling ko lang sa ano, kagagaling ko lang sa New Year's party ng isang cell group. Ay, grabe po talaga. Grabe yung ano, grabe yung pagkain nila. Yan. Talaga hanggang ngayon, kaya nga medyo na. Kasi nga, di ba, kaya kung ano yung laki ng sigmura mo, ha? Kung anong laki nung dinidesign mo sa ating Panginoon, ganyan po ang pupunuin ngayon ng ating Lord Jesus. Pero kung maliit lang, parang wala lang, parang you're not desiring more from God, you're not desiring from His Spirit, uuwi kang ganyan kapatid. Kung ano ka ngayon, kung gaano ka, sabihin natin, kahina ngayon, uuwi kang mahina pa rin. But this is my prayer. Ang gusto ko po ngayon sa oras na ito ay talagang mabuksan natin ang ating mga puso at kung ano man po yung word ni Lord sa atin, ano man po yung pagkain na gusto po niya ibigay sa atin ngayon ay mananggap po niyo. Hindi po lason ang ipapakain ng Diyos ngayon. Hindi po sasakit ang tiyan ninyo. Hindi po panis ang inihanda sa atin ng ating pong Diyos. Kasi minsan yung pagpiesta, na siguro ito'y nakakain na pagpiesta pa. Pag-angoy mo, panis na yung spaghetti ito. Kasi kagabi pa, niluto. Yun. Di ba? Pero ganun. Now, I am assuring you, brothers and sisters, that tonight, hindi po panis ang ipapakain po sa atin na ating Panginoon. And if you have a prepared heart, isang puso na talagang handa na tanggapin ang mensahe ng Diyos, ulitin ko po, uuwi kayo, uuwi po tayo na busog, malakas na malakas, at syempre, lulusog po tayo. Makisabi po sa katabi mo, lulusog ka. Ito pong pagkain na ibibigay sa atin po ng Diyos ay kakailanganin po natin as we face 2019.
Sa pagharap po natin ngayon ng bagong taon, ako excited po ako. Excited po ba kayo sa 2019? Yeah. Siguro na excited. Siguro na yung ako ng 2018, siguro ngayon 2019, ganun pa rin. Yan. Huwag mo niyong dadalhin ang 2018 sa 2019. Ang 2018 po ay tapos na. Amen? Tapos na po ang 2018. Agin ko na po ang bagong araw na ibinigay po sa atin ng Diyos, bagong pagkakataon para talaga maranasan po natin ang kapangyarihan ng atin pong Diyos. Marami pong nangyari sa atin 2018. Okay nga, sige. Sinusinuri ko yung 2018 para sa kanya. Pinagpala sila nila. Para sa'yo, may blessing 2018. Yan. Okay. Yun po ang iba. Sinuri ko yung 2018, kasi sa sermon po namin, tinatanong pagay po yun. Ano ang 2018 sa'yo? Yan. Tapos ano yung tingin mo sa 2019? What are you expecting this year, 2019? So, meron mga iba't-ibang sagot, syempre. Ako kasi sabi ko, pagka sinabi na, hindi na dapat yun. Iba-iba na dapat, gano'n. So, meron iba, meron isa, blessed year. Yan. Tapos meron isa, challenging year. Yeah, there are so many challenges. Yeah. Tapos meron isa, full of victories. Yeah. Tapos meron naman talagang daming problema. Yeah. Meron pa nga akong nakausap eh. Ang ganda ng simula ng 2018. Pero pagdating ng kalagitnaan at katapusan ng 2018, gumano na kami. Yeah. Meron gano'n. Tuwang-tuwa ng pagpasok ng 2018. Pero yung malapit na matapos, ang 2018, sana bakit ganito mo naman eh? Parang bumagsak. Yan. So, kayo po, para sa inyo, ano ang 2018? Ha? May naisip na ko kayo? O ano? Sisigaw natin. Ha? Okay na. Kahit na nagabing niya, sige ko sa tingin ninyo, ganun, gusto ko po na magpasalamat tayo kay Lord for the year 2018. Ano man po yung nangyari sa atin, sa hindi man namin nagpagsubok, merong mga failures, merong mga maraming mistakes. 2018, nag-demote ako, imbis na pag-promote ako, nag-demote ako, imbis na mag-grow yung negosyo namin. 2018, nag-bankrupt ako, diba? Dapat marami akong pera, wala akong pera, natapos ang taon, diba? Nako nyo? So ngayon po, gusto ko, as we start yan, sa pagharap po natin ng 2018, although alam po na marami na po tayong prayers ng mga nakarang araw, pagpasok po ng 2019. So gusto ko po, tumayo tayong lahat ngayon. And then, sabihin po natin kay Lord na nagpapasalamat tayo kahit nasabihin natin na may problema tayo ng 2018. Okay? So, ano ang 2018 sa'yo? Sabihin po natin ngayon kay Lord. Okay na po. Just a short whisper to God, and then sabihin po natin kung ano po yung ano ang tingin natin sa 2018. And then start thanking God. Kahit ano pa po yan, dapat magpasalamat tayo kay Lord. Amen? Sige po, mamalangin po tayo. Salamat nga, Panginoon, dahil tunay na naranasan namin ang iyong pangunguna sa aming mga buhay. 2018 for us, Lord God, may iba't ibang nangyari. Maraming pinagpala, maraming binago, maraming mga trials, maraming, Panginoon, mga challenges na pinagdaanan. Maraming kami mga mistakes na nakita, na experience namin kung paano talaga magkamali. Alam namin, Lord God, na marami kang ginuro. Tinuruan mo po kami na hakin ang lahat ng bagay na nangyari po sa amin. Papasalamat kami, Panginoon, dahil sa loob ng isang taon, hindi mo kami pinabayaan. At ngayon, O Diyos, sa aming pong pagharap, sa bagong taon na ito, papasalamat kami na mayroong bagong pag-asa. Kung pinapakita ka sa amin, O Diyos, na naliwanag na kung saan naranasan na namin dumaan sa kadiliman,
para kasama namin ang dumaan sa kaguluhan. Naguluhan ang buhay namin, ang pamilya namin. May mga depressions na pinagdaanan. May mga gusot sa pamilya. May mga awayan sa pamilya. Hindi pagkakaunawaan. At ang iba sa kanila hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaunawaan. Father, I pray right now, na sa pagpasok ng 2019, makita namin yung ganda at naamo mo sa aming mga buhay. Naniniwala po kami that 2019 is an exciting year for all of us because God is with us. And truly, Lord God, you have a promise that you'll never leave us nor forsake us, and we can do all things through Christ Jesus who gives us strength. Father, right now, give us strength. Hayaan mo na maging malakas kami at talagang patibayin ng aming pong mga tumuhon, patibayin ng aming mga paa, ang aming pong mga bisig, marami pang pakikipagbaka na magaganap. Alam namin, Lord God, there's more challenges, alam namin na marami pang pakikibaka na dadaanan kami. Pero salamat na sa pakikibaka ito, alam namin that you have given us the victory. In Christ Jesus, you have given us the victory. At kiniklaim namin yan, Panginoon, dahil alam po namin sa oras na ito, tuturuan mo kami na harapin ang bagong taon na mayroong tamang motibo, tamang espiritu. At sa pamagitan po ng mga salita mo na aming pong pag-aaralan sa oras na ito, katulad, Lord, ng pinakita, pinaalala mo sa akin that in this, in our midst, Lord God, there's a banqueting table, a big banqueting table, isang-isang lamesa na punong-puno ng mga sagana at mga sarap na pagkain. Ito po'y para sa amin. You have given us, you have in store to us this kind of blessings, Lord God. Merong nakalaan na kakaibang blessing kapahas sa bawat iya sa amin. Ang kailangan lamang, Lord God, ay marunong kaming tingnan ito, marunong kaming tanggapin ito, at hayaan mo, Lord God, sa oras na ito ay talaga maging bukas ang ating mga spiritual eyes that we can see for this this banqueting table that in our midst today. Lord, thank you, Lord God, for I can feel right now that you want us, na gusto mo, Panginoon, na busugin kami. May mga nahihila ngayon. Kapatid, hindi ko alam kung anong kalagayan mo, pero pinakikita sa akin ng Diyos ngayon na meron sa aking kalagitnaan ngayon ang kinanghina sa pagharap niya sa bagong taon. Natatakot ka. Meron kang nakikita kang parang hindi magandang mangyayari sa loob ng bagong taong ito. Parang tinapasukan ka ngayon ng doubt. Meron kakaibang takot na inilagay ang kaaway sa puso mo ngayon. Pero right now, I rebuke that spirit of fear. I rebuke that spirit of doubt. I rebuke that spirit that the Lord, that God, that the enemy is putting in our hearts right now. Kung ano man ang pangit na kaisipan, ang negative thoughts na ilagay ng kaaway sa puso ng bawat isa, I am now rebuking it in the name of Jesus. Father God, salamat po yun sa oras na ito, narito ang spirito mo at meron kang gustong ipakita at gustong sabihin sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, for listening here right now. Isang bukas na tenga. Thank you, Lord God. Tuturuan mo kami na talagang makinig sa iyo. And even our spiritual eyes, Lord God, you will give us, you will open our spiritual eyes tonight, Lord God. Thank you, Lord God, sa presence po ng bawat isa at higit sa lahat. We welcome the Holy Spirit in our midst. Holy Spirit, move in our midst, move in our hearts, move in our mind right now. Hayaan mo na talagang maramdaman namin yun kung gusto mo na ipakita at ibigay sa amin sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat po. This I pray in Jesus' name. Amen. At bago po tayo mag-upload, ito po ang pagkakalan po muna tayo sa ating po mga kapatid. At sabihin po, humanda ka na 2019 is an exciting year. Amen. Humanda po tayo. Amen. Amen. Sige po, ngayon po tayo muna po. At gusto rin po namin na sa oras na ito, welcome ating po mga VIPs. Meron po tayo mga very special person ngayon, important person na narito po sa aking kalagitnaan dahil sila po ay dinala ng ating pong Diyos.
tapos sa lugar na ito. Ayan. So, welcome po natin si Carmen Barrera. Ayan. Invited po ang aking Noemi Magbanwa. Welcome po, Carmen. At rin si invited po ni Marceline Soriano, si Maria Velia Cebu, sa kayo, at saka si Richard Mendoza. Ayan. Welcome po. At rin din, ako po may welcome si si Vincent Cotal at saka si Shielo. Welcome sa All Nations for Jesus Church at nawa talaga maramdaman po natin patuloy yung pag-ibig po ng ating Panginoon at katulad po ng sabi ko sa inyo, nawa umuwi po tayo busog na busog at malusog. Hindi lang po busog na busog, nabundat na bundat at baka tayo ay pancho. Kundi gusto ko po mabusog tayo at maging malusog. Amen? Ito po yung mga kailangan natin para talaga tayo po ay makapagpatuloy na magpuri sa ating Panginoon. Sino po ay tignan dito nung Sunday? Andito po kayo nung Sunday? Yeah. Okay. Alam niyo po, last Sunday, during our 8 a.m. service, umaga po ito, gusto na po i-share sa mga sinang sabi, hindi mo po na i-share. Ang sabi po, pero po kumapit sa akin, lumapit po sa akin, isang intercessor, tapos sinagot po yung papel. Although medyo, noong parang, siyempre kasi may edad na po yung nagsulat, kaya parang medyo iba yung pagkabasa ko. Yan. Pero natuwa po ako kasi si Bukol, although hindi ko siya na-share last Sunday, pero ngayon po, bibigyan ko po ng lahat ito kasi may confirmation kahapon sa prayer assembly po natin. So last Sunday, meron pong isang intercessor na lumapit at ibinigay po ang papel na ito. Ang sabi niya, ipinakita sa akin ng Lord isang malaking kadiliman papunta sa building ng church na malapit papunta sa church. So imagine po rin yung isang kadiliman, malaking kadiliman na papunta po rito. Nang malapit na, yan, papunta pala, pero hindi pa siya nakakarating. So imagine po siya, nung malapit na, bigla nag-apoy ng napakalaking apoy. Yan. So, tinitinan ko siya na nung malapit na yung kadiliman, bigla may sumungkot na malaking apoy. Yan. At nasunog ang malaking dilim. At pagtingin ko sa itaas ng building, ay merong malaking krus na nag-aapoy at tinubok ang buong kadiliman at nangagpulog sa ibaba. At naliwanag ang dilim ay nawala. Yan. So, nakikita po ninyo, nag-visualize po ninyo yung nandito po. Yan. So, merong spirit of darkness, tapos bigla merong malaking liwanag, tinubok ang dilim, tapos tinakita yung malaking krus ay taas, yan. At ang kadiliman ay nawala. At naliwanag ang dilim ay nawala. Sabi ng Lord, ito po. Sabi ng Lord, be watchful and prayerful. Yan. Because the devil, ang kaaway, ay nagdodobo time na sa pagkilo sa bawat isa sa atin. So ang panawagan po niya ay, be watchful, my children. Yan po ang sabi ni Lord. Atin pong Diyos, last Sunday, during 8 a.m. service, isa pong intercessor natin ang nakakita po noon. Kung nandito kayo kahapon, sino ko nandito kahapon? Kahapon po ay prayer assembly natin. Every first Saturday of the month, ay meron po tayong tinatawag na prayer assembly. Ang prayer meeting po natin every Saturday, 5:30 hanggang 7 po ng gabi. Yan, yung regular prayer meeting natin. Pero pagdating po ng first Saturday, meron po tayong tinatawag ng prayer assembly. Doon po, ang ginagawa natin is more on worshiping God, more on listening to God, at doon po nagpo-operate yung gift of vision, gift of prophecy, gift of knowledge, gift of wisdom, kumbaga yung fruit and the gift of the Holy Spirit ay inaalaw natin na mag-manifest. Kasi dito po, syempre, iba-iba yung inaalaw din pa po natin every Sunday. Kaya lang, every first Saturday, mas specific po tayo na yun lang yung gagawin natin. Na talaga mag-worship lang tayo, we
will just listen to God. We will just, yan, tingnan kung ano yung gusto niya. So, naglalabasan po dito yung mga may gift. Actually, kahapon may lumapit sa akin. Kanina umaga po siya. Naglapit siya kasi first time niya. Katatapos lang niya ng life class. So, imagine po ninyo, bagong-bagong Kristiyano. Yeah? Ilang buwan pa lang siya na nakakaalan dito at katatapos lang niya ng life class. Ang sabi niya, meron daw siyang nakita. Yeah. Hindi niya alam kung ano yun. Basta nakita na lang daw niya, ang laki-laki daw ng pinto ang bukas na bukas. Mas maliwanag na maliwanag. So hindi niya alam kung ano yun. Basta pag nakapigit siya, yun po nakita niya. So sabi nung kausap niya, gift o vision yun. Meron kang vision. Meron kang gift. Yan. Nabuksan ang kanyang spiritual eyes at ipinakita sa kanya ng Diyos na ang pintong alang kalangitan ay bukas sa lahat ng tumatawag sa kanya. At yun din po ay na-confirm yung isang intercessor natin. Sabi mo nga sa kanya, confirmation yun kasi di ba nalang nagsalita? At ang sabi eh, bukas ang pintuan ng kalangitan at talagang bukas na bukas at adunuliwanag ng Diyos. So sabi ko, may gift of vision ka. Sabi niya, ay, gift of vision ba yun? First time niyang naranasan yun. Bagong-bagong Kristiyano. Ikaw, ilang taon ka na kay Lord? Nakakita ka na ba ng mga visions? Nakakarinig ka na ba ng mga rema na tinatawag yung voice ni Lord? Alam na ba natin kung paano talaga mapakinggan ang tinig ng Diyos? Pwede po yun. Basta remain in the Lord, remain in His Word, at tuturuan po tayo ngayon ni Lord. Attend po kayo ang prayer meetings, attend po kayo ng cell group, attend po kayo ng tangan po ng prayer assembly. Every first Saturday. Ginagawa po natin yan every first Saturday, alas 7 na umaga hanggang alas 9 na umaga. Sa umaga po natin ginagawa kasi gusto natin fresh na fresh tayo in the presence of God. Amen? So yun po, kahapon naman, ang sabi po nung kahapon, sabi ng isang intercessor po natin, meron ding liwanag at meron ding kadiliman na pinakita. So confirmation siya nung Sunday. Actually, yung intercessor nung Sunday, wala kahapon. Wala siya. So hindi nag-usap yung dalawang intercessor. Hindi alam nung kahapon na intercessor na nakakita nung vision nung kapatid natin yan. Kasi ako lang po ang binigyan niya ng papel na Sunday. So wala po akong sinasabihan. Pero same sila na nakita. Yeah? Same sila nung pinakita ng Diyos. So may confirmation. Amen? So merong light in darkness. May liwanag sa kadiliman. At meron din pong word na ibinigay si Lord. Ang word niya, be watchful, kahapon po ito ha. Be watchful, listen to me, and be enlightened. Yan. So, magkaiba po tao ito, pero same word ang na-receive nila from God. Be watchful, listen to me, and be enlightened. At meron pa po isang intercessor na nagsabi din kahapon po habang tayo ay nag-worship kay Lord, late daw sila, pero pagpasok nila dito, nakakinig sila ng mga angels, worshiping and praising God. Yeah. So sabi nga, God is here, and even angels are worshiping with us. Imagine po ninyo, may mga anghel sa lugar na ito na magtuturo sa atin at tutulong sa atin para talaga sambahin ang ating Panginoon. Di ba kayo magutuwa doon? Meron kang katabi ngayon, kung sino man ang katabi mo, may katabi pa yung anghel. Ha? Na nag-worship kay Lord, tutulungan tayo, sumamba kay Lord. Amen? And sabi nga, there will be a higher dimension of praise and worship. At meron pa pong word na sabi nga po doon, I will send streams of water sa dalang tubig. So, brothers and sisters, be ready for this year 2019. Maraming mangyayaring breakthroughs. Katulad ko na lang mas masabi, 2019, there will be more breakthroughs na hindi pa ko natin nararanasan. Last Sunday, ano po yung message last Sunday? Ano po message last Sunday? Ha? Ano po message last Sunday? Tignan nyo, nawala ka agad. Nawala ka agad, di ba? Nakakalimutan nyo? Pero kung may notebook kayo, andyan sa notebook nyo. Ano po ang message na Sunday? Breaking the walls, di ba? Yan. Kumbaga, kaya nga sabi ko na maraming breakthroughs na mangyayari ngayong 2019. So,
what ano po yung kailangan natin gawin? Yan. We need to be watchful. We need to be sensitive and responsive to what God wants us to do. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin 2019. We have to be watchful, sensitive, and responsive to what the Lord wants us to do. So, marami po mga breakthroughs na mangyayari. Ano mo ibig sabihin ng breakthrough? Diba last Sunday na pinag-aralan natin, may mga walls daw na naghihinder sa ating paglago, naghihinder sa ating paglilingkod kay Lord. So, ano kailangan doon sa mga walls na yun? Kailangan rin ay mag-iba, di ba? So, kailangan siya masira. So, naniniwala po ako, and that is, God is confirming in my spirit, in my heart, that there will be more breakthroughs in our lives, in your lives. Marami pong gigibain ang Diyos na gawa ng kaaway sa buhay niyo. Ang tanong, handa ka na ba na ma-receive ito? Kasi minsan parang na-enjoy natin yung ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Parang na-enjoy natin na ganito lang tayo, every Sunday, uupo lang tayo, tapos ganun lang. Diba? Marami pong ganun. So, kanina po, kahapon sa ating pong prayer assembly, meron pong word din si Lord about yung higher dimension of praise and worship. Ngayon pong taon na po, be ready. Sabi ko nga, this is an exciting year for all of us. Ako excited po, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Pero nasisilip ko. Yan, nasisilip ko yung laki na gustong gawin ng Diyos sa buhay namin at sa church. Ang kailangan lang po ay maging handa po tayo. Yan. So, kailangan natin na mag-iba ang lahat ng walls na yan. At hayaan po natin ay kapangyarihan ng Diyos ay talagang sumaati. So sabi nga doon, we need to be watchful. Ano bang ibig sabihin ng watchful? Mapagbantay, diba? Mapagmasid. Kumbaga, bantayan mo ang galaw ng Diyos. Bantayan mo even yung galaw ng kaaway. And then we have to be sensitive. Lalo-lalo na sa tinig ng Diyos. We have to be sensitive to the voice of God. Kailangan yung tenga natin, marunong tayong makinig sa ating Panginoon. Hindi lang po pag-preach yung time. Kaya nga po, tinuturuan po tayo kung sino po ito nag-devotion. Meron na ba nag-devotion na rito? Ba't tinuturuan tayo ng devotion, personal devotion natin with God? Doon po, tinuturuan tayong makinig sa ating pong Panginoon. So we have to be sensitive. Meron po akong pamangkin. Kaya alam niyo po yung pamangkin ko, no? Yan, sino po pamangkin ko? Sigaw. Nag-devotion po yun. Tinuruan ko lang po siya mag-devotion. At maraming mali sa mga sinusulat niya. Pero sinu-check ko po, unti-unti, na nakukuha na niya yung mensahe ng Diyos. Na mga kapatid, kaya mo, kaya natin na mapakinggan talaga ang tinig ng ating Panginoon. Amen? And we have to be responsive to what the Lord wants us to do. Hindi ho pwedeng watchful ka. Nakikita mo ang galaw ng kaaway, nakikita mo ang galaw ng Panginoon, tapos sensitive ka na, alam mo, narinig mo, pinag-uusapan natin, pero kung hindi ka naman nag-respond, diba? Kung hindi ka naman tumutugon sa gustong ipagawa sa iyo ng Lord, na ito pinagagawa sa iyo ng Panginoon, pero hindi yun ang ginagawa mo. Naalala po ninyo si ano? Si, tawag yan yung isama, no? Lang ako sa isip ko. Si ano? Pumunta ng Tarsis. Si mga yun? Jonas. Oo, nakita ko si Jonas. Yeah, si Jonas. Ito yung si Jonas. Yeah, ako yung Jonas. Yeah. Si Jonas. Hindi yung Jonas ang nakakapatid natin ha? Kasi yung Jonas natin ay sumusuloy kay Lord. Yan, si Jonas, di ba? Pinapupunta siya sa saan? Sa Nineve. Eh, where the voice of God? Alam niya na sa Nineve siya pinapupunta. Pero ang ginawa niya, kumakas siya. Sa ibang lugar siya pumunta. Ano nangyari? Pati yung mga nakasakay sa barko na kasama niya na apektuhan. Sila ay ginulo ng malaking alon, ginulo ng ano, ng malaking bagyo. Kasi hindi siya sumunod sa Diyos. Mga kapatid, we have to be responsive to what the Lord wants us to do. Kung alam mo ito yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. Kasi kung hindi mo gagawin, may kasama kang magdadaan ng consequences. Kaya baka pamilya mo nahihira
lang gagawin natin sa taong 2019. So yun po, we have to be watchful, sensitive, and responsive to what the Lord wants us to do. Yan. Tignan po natin ang Daniel. Daniel chapter 11, verse 32b. Binigay po ito sa akin ng Lord, ito po papasok ng bagong taon. And unti-unti, pinapakita niya talaga yung lalim ng mensahe ng salita nito. Ang sabi po dyan, but the people that do know their God will be strong and do exploits. Sabi po sa King James Version. Sabi naman po sa ESV, but the people who know their God shall stand fear and take action. Doon, yung mga tao daw na nakakakilala, kilala nila ang Diyos, they will be strong, lalakas sila, and they will do exploits. Sila po ay gagawa ng kamangha-manghang gawa. They will stand here and take action. Lalakas sila, they will be strong, and they will take action. So ang title po ng ating topic for tonight is to know God, know your God, and do exploits. We have to know our God. Kailangan kilalanin mo ang iyong Diyos at gagawa ka ng exploits. Ano po ba yan? Mamaya pag-aralan natin. Ano ba itong exploits na ito? Yan. So there are three ideas that contain in this verse. Ito po yung knowing God, being strong, and doing exploits. In a matter of knowing God, yan, being strong, and then doing exploits. Meron pong tatlong karakteristik ang isang believers na dapat po meron tayo ngayon. Oh, this year 2019, we have to do this. Kailangan itong tatlong aspeto na to ay mapa sa akin. The number one na po ay, yung nga, first, we must know God. Kailangan makilala natin ang ating pong Panginoon. Knowing God, we must know God. Posible ba? Posible ba na isang Kristiyano, ang isang, yan, isang tao, sinasabi na kilala niya ang Diyos, pero totoo lang, kaya lang niya nakilala ang Diyos kasi nakikinig siya, nandito siya every Sunday, yan, nagbabasa siya ng Bible, tapos may natuturo sa kanya, pero ang totoo, hindi niya kilala ang Diyos personally. Now, in knowing God, ang gusto po ng Panginoon ngayon is, we must know Him personally. Para sabi ko sa akin mo, personally. Kailangan kilala natin ang ating pong Diyos personally. Hindi po sa congregation, hindi po katulad ginagawa lang. Ito po, yan, ini-inform namin kayo, diba, nakikinig tayo ng preaching, yan. Pero, meron pong mas malalim na gustong ibigay sa akin ang ating pong Diyos. At yun po yung makilala natin siya personally. At dito po, magkakaroon lang po talaga tayo ng knowledge about God if, yan, we get to know Him as we spend time in communion and in fellowship with Him. Yan, makikilala natin siya, as we spend time in communion and in fellowship with Him. Para makilala po natin ang ating Diyos, we have to spend time in communion. It's again, makaliit natin siya. Kaya nga po tinuturuan tayo ng araw-araw mag-devotion. Sino rito yung nasanay ng araw-araw mag-devotion? Na hindi na pinipilit, hindi na chine-check. Kasi sa atin po, alam po, pagkayo pumasok sa mga classes natin, talagang tumuturuan tayo. Tuturuan tayo. Isa ho sa itinuturo natin dito po sa church is to know God personally. And that is through our communion and fellowship with Him, through our devotion. So, napakalaking bagay po ito. We have to spend time. Kailangan po magdaan tayo ng oras sa pagpagniig at fellowship kay Lord. Hindi lang po pag nasa church tayo, kundi dapat sa personal natin pong buhay. Yan. We get to know Him as we listen to Him speaking to us. Nakikilala po natin ang ating pong Diyos pag narinig natin siya. Yan. At yun nga po, kasama po doon ay yung sinasabi nating devotion kasi tinuturuan po tayo to hear God's rema. Yan. So, kung kayo po ay nasa mga classes at sumusunod po kayo sa mga cell leaders natin, ang isa po sa tinuturo sa atin talaga is to hear the rema word of God. Pag sinabi kasing rema, ito po ay salita ng Diyos na narinig natin. Yun po binabasa natin sa Biblia, ang tawag po dyan, Logos. The written word of God. So pag nabasa po
na tayo ng Bible, we're reading the Logos, yung written word of God. Pero out of that Logos, merong dating sa'yo na kakaibang kapahayagan na magkakaroon ng lalim yung nabasa mo. Yun po ang natawag na rema. Ibig sabihin, spoken word of God. Nagsalita ang Diyos sa'yo. Yan. Pagka kayo po ay may cell group na, may cell leader na ho kayo, tuturuan po kayo ng cell leader niya. So ngayon, nagawa na talagang makilala natin siya, and then we have to listen to Him as He speaks to us. At pangatlo po, we get to know Him by speaking to Him. Siyempre, makikipag-usap tayo sa Kanya. Amen? Nakikipag-niit. Kaya nga, prayer, nakikipag-niit tayo. We're speaking to Him. We're talking with God. Tama? Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Tapos siya rin nakikipag-usap sa atin. So, pag tayo po ay mayroong communion, where tayo fellowship with one another, we get to know God. Na makikilala talaga natin ang ating pong Diyos. Amen? Yan. So, kilala niyo na ho ba ang inyong Diyos? Sana po, di ba? Meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Hindi lang po dahil umakit kayo ng service, hindi lang po dahil nagbabasa kayo ng Bible, kundi talagang narinig natin yung tinig at nakikita natin, narinig natin yung pangungusap niya sa bawat niya sa atin. And if you know God, yan, knowing God will make us strong. Ito po yung maganda. Kaya napakalaga na we must know God. Napakalaga po yan kasi pagkilala mo na ang Diyos mo, knowing God will make us strong. Kasi kilala mo na kung sino ang Diyos mo. Naalala po ninyo yung alam po yung turo-turo ano yun. May confirmation din last Sunday. Tinuro siya partly dun sa ano, December 25. Tinuro na dito nung ano, Christmas service natin. Nalito mo kayo Christmas service? Ano po ang topic natin? Ang Christmas service. Ano po ang topic natin Christmas service? Yes! In the Lord. Hindi niyo sinabi yun. Yun ang title nun eh. Nakalimutan niya sabihin yung kanyang title. It's the forever channel na preach. Ang title po dapat nun, yes in the Lord. Ano po yes in the Lord? You are special in the Lord. You are special in the Lord. Tapos nung Sunday, tinuro din po sa ating Pastor Bob yung kahalagahan ng identity natin. We have to mag-break down natin yung wall if we know our God and if we know our identity. Amen? So, ngayon po, pag alam mo kung sino ang Diyos mo, knowing God, pag kilala mo na ang Diyos mo, malalaman mo na kung sino ka. At dito po sinasabi sa atin that God will make you strong. Your identity right now is, kumbaga, you're strong in the Lord. Yeah? Pag kilala mo ang Diyos, dapat alam mo na hindi ka niya pababayaan. Sino rito may problema? Lahat tayo may problema, di ba? Naniniwala ka ba na kaya kang tulungan ng Diyos? Amen, di ba? Kaya lang ang problema sa atin, minsan, nagda-doubt tayo. Kanina po ah, as we pray kanina, yun yung naramdaman ko. Na meron po sa akin dito, nag-struggle ka in facing 2019. Meron po dito parang inaalipin ka ng fear. Some of us here are nagda-doubt ka kung makakayanan mo ma-overcome yung mga pagsubok sa buhay mo. Actually, last Thursday, pero I'm praying for that woman na maka-attend. Wala siya ako dito, pero sabi na na-attend daw siya. Yeah. So, siguro may struggle, meron mga hindrances sa ginawa ng kaaway. Unbeliever po siya. Pumunta po siya dito, pumasok siya, nagtanong siya kung anong klaseng church ito. Yan, sabi ko, born again church po. Tapos sabi ko po, nandun kami sa sa pagpasok, ang nandun po si Tatay Humbert. Nandun po si Tatay, lagi nandun yun eh, pagka pag-i-artist, nandun lang po siya, bakit talaga. Siya yung kausap, kami ho, nandun kami sa, malapit sa garden, malapit dun sa ano natin, sa, yun, sa, may kausap din po ako. At tagal-tagal namin nag-uusap. Ko, bakit ang tagal namin doon? Tapos dumating itong babaeng ito. Kunting kwento lang po. Tapos dumating siya, tapos nagtanong siya,
siya, eh siya hindi siya nagsasagot ni tatay kasi nga, alam mo naman po natin si tatay. So, hindi nasagot. Pero kami yung sumagot. Sabi ko, Lord, I can charge po. Sabi ko, meron. Tapos, ang layo niya, pero kita-kita ko yung patak ng luha ng mata niya. Yan, sabi niya, gusto mo kasi ano, gusto mo kasi, hindi ko alam kung unang sinabi niya eh. Kasi depressed ako ngayon. Sabi niya ganun. Gusto kong makakawala sa depression ko. Eh, siyempre, lahat kami nandun, medyo, yun nga, kailangan mapaupo namin ito. So, paupo. Sabi po, nag-start siya kong kwento. Sabi niya, wala siyang problema sa asawa niya, napakalang na babae. Napakabata po, yun nga lang, nakikin na po siya siguro sa dami din ng mga struggles niya sa buhay. So, ginawa niya, sa pinag-report po siya. Tapos, mabuti naman daw ang asawa niya, wala sa problema sa financial, pero may galit sa puso niya. At yun ang nagdala sa kanya para mag-depress siya. So, grabe yung depression na pinagdadaanan niya, na gusto niya makakawala doon sa depression yun. Na kung saan sabi niya, kailangan ko makakawala dito kasi hindi ko na siya kaya. Yan. Ano po? Ito po yung panahon na gusto po ng Panginoon. Gamitin po tayo para ito po mga tao ito na nangangailangan ng tulong ay matulungan natin. So, if you know God, God will give you strength. Pakisabi nga po sa atali mo, bibigyan ka ng lakas ng Diyos. Yan. We shall become stronger in our confidence in Him. Mamaya, itutuloy ko po yung kwento. Sabihin ko lang po yung mga dapat natin malatungkol po dun sa pagiging very strong natin in the Lord. So, we shall become stronger in our confidence in Him. Wala kasi sa Kanya yung paniniwala na ang Diyos ay suma sa Kanya. So, sa ating mga alam natin na dapat pagkilala mo ang Diyos dahil nasa sa'yo ang atin pong Panginoon, ano man ang pinagdadaanan mo, kaya kang tulungan ng Diyos. So siguro sa, ako lang i-share ko lang naman sa Kanya, napapakilala mo ang Diyos sa tutulong sa'yo. Dahil si Lord lang talaga ang tutulong sa'yo. Amen? So, we have to be confident. We have to be confident in Him. Na dapat alam mo na ang Diyos ay suma sa'yo. At dahil ang Diyos ay suma sa'yo, kaya mo maging malakas. Diba? Kaya mo maging malakas kasi our God is a strong God. Amen? Yan. Sabi po sa 2 Timothy 1:12, because I know whom I have believed, and I'm convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Hindi ako nahihiya, hindi ako natatakot, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. So dapat kang huwag matakot. Kanina po, very ramdam ko po na meron mo sa atin dito na takot na takot sa pagharap ng 2019. Meron daw sa puso mo. Kapatid, dito po sa sinasabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 12, dapat kilala mo ang sinasampalatayanan mo. At tiyak kang iingatan niya. Ang sabi po doon, I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Alam ko na iingatan niya hanggang sa huling araw ang anumang pinagkatiwala ko sa Kanya. Kapatid, pinagkatiwala mo ba ang buhay mo sa Diyos? Kung pinagkatiwala mo ang buhay mo sa ating Diyos, hayaan mo na ipakita ng Diyos sa'yo ang kaya niyang gawin. Kasi minsan tayo po, pinipilit natin yung sarili natin eh. Kung ano yung gusto natin. Diba? Ngayon pong taon, 2019, bigyan po natin pagkakataon si Lord. Patunayan sa atin na kaya na tayong tulungan. Kaya na ibigay sa atin yung atin pong mga pangangailangan. Amen? So, number two, we shall become stronger in our power to meet and overcome temptation and evil. Tanong, nanghihina ka ba? Dumarating ba yung panahon na nanghihina ka? Ha? O ako lang yun? Nanghihina ka ba? Dumarating, hindi na dumarating sa buhay natin na nanghihina tayo. Pero dito, in knowing God, we shall become stronger in our power to meet, kumbaga, dumating man si temptation,
Dumating man yung mga challenges, dumating man yung mga hindrances na kaaway, dumating man yung mga negatibong mga pangyayari sa buhay natin. We are strong enough and God's power is upon us, God's power is upon us to overcome all the temptations and the challenges that we are experiencing. Ito po'y pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid, na pag nagtiwala tayo sa Diyos, kilala natin kung sino ang ating pong Diyos, tutulungan niya tayo. Tutulungan niya tayo na anumang temptation ang humarap kahit pa ilang nilaylayan. So, sa mga ano, yung mga tinutokso dyan ng mga magagandang babae at ang gusto ng kaaway ay bumagsak tayo sa pagiging unfaithful natin, di ba? Sa asawa, yan, so sa kung sino man yung karelasyon po natin, di ba? May mga temptation, may mga dilayla. Tama? May mga, sabihin, bakit babae? Bakit lalaki lang? Yung mga babae din, di ba? Andiyan si credit card. Yeah. Andiyan yung mga, temptation sa mga babae. Bill mo ko yan. Di ba? Utang dito, utang doon. 5-6 dito, 5-6 doon. Yeah, ang daming mga temptation sa paligid natin. Tama? Kapatid, we can overcome all those salvation by being strong in the Lord. Amen? Kahit na pagkagandagandang babae ang nasa harapan mo, kahit na pagkamancho-mancho pa ang nasa harapan mo, you will be still faithful to your wife. You will be still faithful to your husband. Amen? Hindi natin gagalawin. Hindi tayo papasok sa anumang mga pagkabagsak. Kasi we are strong in the Lord. Amen? So kailangan kilala mo ang ating pong Diyos. Kasi yung temptation, andyan lang yan. Hindi mo yung totoo, o tukso, layuan mo ako. Diba, meron ka rin eh. O tukso, layuan mo ako. Hindi ho. Haharulin ka ng tukso. At pag ikaw may nagpahabol, at huminto ka at tumingin sa kanya, alam, patay ka lang. Baka mahabol ka na ng kaaway. So dapat strong in the Lord. Amen? Kilala mo dapat ang ating pong Diyos. Palalakasin ka na ating Panginoon. Amen? We have the power. Acts 1:8. As we receive God's power, as we receive the power of the Holy Spirit, we shall receive the power of the Holy Spirit at kaya po natin labanan ang lahat ng gawa ng kaaway. The Holy Spirit is upon us. Amen? Yun po'y tutulong sa atin para mapaglabanan natin ang lahat ng tukso ng kaaway. And we shall become stronger. Ito po maganda to. In our ability to be strength to others. Yan. Alam niyo po, may mga pagkakataon na ikaw na ngayon ang tutulong. Dati ikaw ang tutulungan. Sino ko rito yung mga pagka may problema ay laging text sa cell leader, o kaya pastor, pastora, pwede ka bang makausap. Hindi ko sinabi sa inyo, huwag nyo na kami kausapin, ano? Yan. Hindi ko sinabi na huwag na kayo humingi ng prayer. Kailangan pa rin po natin ang isa't isa. Pero darating po ang panahon, ikaw na ngayon ang tutulong sa kanila. Amen? Ikaw na ang tutulong sa kanila. Kasi pinalakas ka na ng ating Panginoon. Yung testimony mo, yung binadaanan mo, nakaligtas ka sa mga temptations, masasabi mo sa kanila, kaya mo yan kasi ako dumating din yan. Dumating din ako dyan. Nakayanan ko, kaya makakayanan mo din. Diba? Pag-break kita, pag-break tayo, tutulungan kita sa panalangin. Amen? So, pag malakas ka, magiging kagamit-gamit ka ng ating pong Panginoon. Totoo po yun. Mahirap magpalakas kung ikaw mismo mahina. Tama? Mahirap magpalakas kung ikaw mismo mahina. So, kailangan magpakalakas po tayo para makatulong tayo sa iba. Amen? Amen. Now, when we are strong, then what happens? Ano po yung mangyayari? Yan. When we are strong, we shall do exploits for God. Hallelujah! Excited for God? Church, we will do exploits for God. Ano ba ibig sabihin ng exploits dito? Yan. Ang ibig sabihin po ng exploits is a heroic deed, heroic act of achievement. Isang great and daring courage or strength. Kakaibang tapang o kapangyarihan. Now,
ibig sabihin ng exploits na to? Ibig sabihin, may kakaibang kapangyarihan na lalabas sa'yo. Ano sabi dyan? It's a heroic deed. Ano heroic deed? Tara, ano? A supernatural power? Tama? Meron kang kapangyarihan. May kapangyarihan na lalabas sa'yo. Ibig sabihin, meron pong mangyayari kakaiba sa'yo this year. Yung hindi mo nagagawa before, magagawa mo ngayon. Sabi doon, heroic act or deed of achievements. Parang meron kakaibang kapangyarihan na lalabas sa'yo. Tinanong ko ang katabi niyo. Nakasabi ko sa katabi mo, meron kang special na galing. Hindi ko sinasabi sa'yo, magiging superman kayo. Hindi ko sinasabi, takalot kayo, magiging spiderman kayo, ililigtas po ninyo yung pong mga taong nasa panganib. Kaya lang, you will do exploits for God. May something, mayroong magandang pangyayari sa buhay mo na maitataas ang pangalan ng ating Diyos. Meron kang gagawin na kakaiba. Dati napakamahiyain mo. Ngayong 2019, abay, talo mo pa si ano? Talo mo pa yung evangelist natin dito? Grabe yung ano? Grabe yung apoy na meron ka. Dati napakamahiyain mo, ayaw mo i-share ang gospel. Ngayon dumating yung apoy ng Panginoon sa'yo. Abay, kung sino-sino na pinupuntahan mo, kung sino-sino na pinagpipray mo. Dati takot ka mag-pray sa pagkain. Yan iba, di ba? Pag pinag-pray sa pagkain, ako mo, unang natutunan ko po mag-pray sa pagkain. Kala ko, unang mamamakaya ko. Yung pag-pray ako sa pagkain, para sa sobrang na yun, mas nakaktak ang, yung pawis ko. Alam mo, bubuhay ako ng pahay. Yan yung first time na mag-pray ako sa pagkain. Yan. Para alam mo yung the first time yung gagawin, grating nervous, di ba? Tama? So, hindi lang pagkain yung pag-pray mo. May sakit yung pag-pray mo. Baka patay yung pag-pray mo, mabuhay. O ano? Kaya niyo? Kaya niyo ni Lord, no? Tayo niyo natin kaya, pero kaya ni Lord. Amen? Yung mga patay is spiritual. Ano yung revival na sinasabi sa atin dito? Lord, send your revival. Alam niyo po, ang isa sa pinapakita ngayon sa akin ng ating Panginoon, marami pong taong dadalhin si Lord Rico na i-heal niya. Pagagalingin niya, hindi lamang po physically, kasama po doon emotionally, spiritually, financially, amen? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Meron kang makakausap na nakakaibang klaseng tao. Yan. Meron na po kayo naliisip. Na itong taong ito, ayoko kausapin kasi pagkausap mo ito, parang lalo kami nag-aaway. Baka isang araw, kausapin mo at magulat ka, umiiyak kay Lord. Diba? Nakakuha niya? God will do, you will do exploits for God. Merong kakaibang gagawin ka na pinagagawa ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ano kahapon? Although marami na rin pong sinabi sa atin si Lord na gano'n, signs and wonders and miracles will flow. So, am I ready? Parang tatano ko nga, ready na ba ako doon? Ready na ba ako makakita ng mga himala? Kasi baka kakulang pa yung faith ko eh. Yan. Pero 2019 will be an exciting year for all of us. Malay mo ikaw ang gagawin ni Lord to, di ba? Ma-experience mo yung signs, wonders, and miracles. Meron kang ipagpipray na gagaling, maipagpipray ka na mabubuhay. Oo, di ba? Pakitinan mo ang katabi mo. Sabihin mo, mayroong special gift si Lord sa iyo. May special gift si Lord sa iyo. Ha? Di ba? Be excited. Meron kang bibigyan. Meron kang bibigyan yung dating 20 pesos, hirap na hirap kang ibigay. Pero ngayon, ando sa puso mo, bigyan mo ng 20 pesos at yung taong bibigyan mo, iiyak. Kung 20 pesos binigay mo, umiyak. Kasi kailangan ng 20 pesos na binigay mo. Dati, hirap na hirap kang ibigay yung 100. Di ba? That's an exploit for God's glory.
niyo kasi niyo lalaki, huwag binigyan mo si ganito na 1,000. Hindi ho, magsimula ka sa maliit. Baka yung 100 pesos na inalabas at ibibigay mo sa kapwa mo, makatulong sa kanya kumain na yung araw na ito. Diba? That's a heroic act. Kasama mo yun. Meron tayong gagawin na hindi natin ginagawa before. Nakuha niyo po? Maliliit na bagay. Pero darating pang panahon, magugulat ka. Nagawa ko. Bakit? Because of the presence of God. Because the Lord make you strong. Because you know your God. Kilala mo ang Diyos mo, at dahil kilala mo ang Diyos mo, you become strong. And because you are strong, you will do exploits for God. Amen? Amen. So, mangyayari lamang po yun, in this way. So, number one, by prayer. Yan. By prayer. Actually, apat po yan. Dagdagan po na natin. By prayer una. Tapos pangalawa, by witnessing. Tapos pangatlo po, by discipling people. And number three, by teaching them how to develop their leadership. Yan. Prayer, witnessing, and then discipling people. Tuturuan mo ang mga taong sumunod sa Diyos. Dati ikaw ang tinuturuan. Ngayon, darating ang panahon, ikaw ang magtuturo sa kanila sumunod sa Diyos. And that is discipling. Ibig sabihin ng discipling, inaayos mo ang buhay ng tao. So, pag ganun po yung ginagawa natin, we're doing exploits for God. Tignan mo, yung isang adi, di ba, na bago buhay dahil sa iyo. Naka niya? Dating suwail sa magulang dahil sa iyo, sumunod ngayon sa magulang. Naka niya? Dating chismosa, ngayon, nabago buhay dahil sa iyo. Naka niya? So huwag niyong pamalitin yung mga kapitbahay ninyo kasi one day, you will minister to them. Yung mga matakay niyong kapitbahay, yung mga lagi niyong kaaway ng kapitbahay, start praying for them. Because one day, they will know God through you. Gagamitin ka ng Diyos para ang mga tao ito ay nakakilala ng Lord. Amen. At darating din ka ng Lord, gagamitin din po sila. Pa? Ako po, natutuwa po ako kay Pastor Bob. Isang malakang testimony po sa akin talaga si Pastor Bob. Kasi it is, makakilala po kay Lord 1980, si Pastor 1981, hindi pa po siya pastor. Ay, grabe po talaga ng ano, grabe bait niyan. Si Pastor Bob. Pero, nagkulat-kulat talaga. Hindi namin tinatanan. Hindi kami tumakta ng panalangin sa kanya. We keep on giving him chance to really, to ano ba, yung makilala talaga si Lord. At kilala niyo naman po ngayon si Pastor Bob. Diba? Para sa akin, isang ano po yun. Isang achievement po yun. Kasi, maalagaan natin ang isang pastor ba? Diba? Na hindi mo ganyan yan. Nung bago nakakilala kay Lord, eh, grabe po talaga. Buti na lang, yung mga anak ko, pag hindi nyo nakita yun, grabe. Si Lord. Pero, super bait talaga ni Lord. Napaka, very loving God si Lord. Talagang, yung pagmamahal niya at yung calling niya, parang kahit na ganun siya, kasi tayo din naman, ganun din tayo, di ba? May kanya-kanya din tayong sungay noon eh. Di ba? Ngayon, tayo po ay ano, pinabait ni Lord. Pakisabi po sa katabi niyo, babait ka pa. Malay niyo, di ba? Yung kapitbahay na yung pinag-pray niyo, one day, magiging pastor ng ANJC. Amen? Ikaw! Naniniwala ka ba na pwede ka maging pastor, maging pastora? Ako hindi ko in-imagine noon, pero salamat kay Lord dahil tinuruan niya akong sumunod sa kanya. Amen? Amen. Malay mo, yung kapitbahay mo na inis-inis na. Isang araw, makakilala kay Lord, yung pala ay one of the pastors ng ANJC. Amen? Gagamitin pala sila ng ating pong Diyos. Hallelujah. Naniniwala ko, isa ka sa gagamitin ng Panginoon. And you will do exploits. Amen? Be ready, church. We will do exploits for God's glory. Hallelujah. At hayaan po natin na patuloy na talagang makita natin yun po gustong gawin ng Lord sa buhay natin. Yan. So be excited sa taong ito. Alam ko po,
kanina po may kausap ako ano eh, cell group, isang cell group. Nag-release ako sa kanila, sabi ko, Lord, ko ba yan? Ganun. Sabi ko sa kanila, I am praying and declaring, sabi ko gano'n, 2019 will be an exciting year for all of us and I am praying for 100 cell leaders. Ayaw niyo. Cell leaders kayo lang, hindi ko miyembro lang. Ibig sabihin, cell leaders. Ibig sabihin, mga leaders na magpapagamit sa ating Panginoon. Yan. So, sabi ko nga, ngayon kasi parang kwenta-kwenta ko, mga mayroon pa siguro 40 to 50 cell leaders tayo. In 12 months pa, ang gagawin. 12 months pa ang bubulungin natin. So, kaya niya, kaya natin magkaroon ng 100 cell leaders. The end sa pagkatapag ano, itong 2019. Amen? Pakisabi sa akin mo, isa ako doon. Pwede ba? Can I count you one of them? Can I count you? Ha? Oh, ilan na kayo? O, diba? Meron na tayo mga 40 to 50 cell leaders ngayon. Idamay pa ninyo sa rin. Kaya natin maliit ang 100 cell leaders. Amen? We have a big, big God. Sabi nga ni, naalala niyo po yung pumunta sa atin dito si Pastor Dave nung anniversary po natin. Sabi niya, God gave you this big building. Parang binigyan kayo ng malaking lugar na to. Hindi kayo bibigyan ng malaking lugar na ito kung hindi kayo bibigyan ng maraming tao. Diba? So, gagawin natin, tayo-tayo lang. So, kaya nga mapuno ito. Pupunuin ito ni Lord. Amen? Sige ka gamitin. May sabi sa katabi mo, kasama ako doon. Kasama tayo sa gagawin ni Lord para mapuno ang lugar na to. Amen? Bukas po, good news. Bukas, darating po si Bishop Moriel sa lugar na to. Meron din dito po sa akin, kaya lang for pastors na po ang i-cater natin. Kasi gagamitin po itong lugar na to para mentoring for the pastors and pastor's wife. Tapos 6:30, doon po tayo sa Amos Sports Complex. Yan. So, ipapakita natin ni Lord sa kanila kung ano yung magagandang ginagawa ni Lord sa buhay natin as a church na to. Yan. At gusto po natin na mamamahagin po sila sa magandang ginagawa ng Lord sa lugar ito. Amen? At isa ka sa magandang ginagawa o ginawa ni Lord sa church na ito. Kasi nakasama ka namin, nakarating ka sa lugar na ito, and I believe you're one of the, isa ka sa magiging kasangga namin. Kanina po, nasabi ko din yan sa cell group, na marami tayong makakasangga, marami tayong makakatuwang sa gawain at pinagkatiwala ng Lord. And I am counting you one of them. Kumbaga, isa ka sa nakikita ko magiging kasama natin para talaga ma-fulfill natin yung pagkatawag ng Diyos sa ANJC. Hindi ko po kaya to bilang senior pastor ng All Nations for Jesus Church. Even our elders, our primary cell leaders, kaya na po buo na ang primary ko. Ako yung nasa 12, labing apat po sila. Kahit na buo sila, hindi pa rin po natin kaya. Hindi pa rin namin kaya yung laki ng vision na ibinigay sa akin ni Lord. Kailangan po namin kayo. Kailangan kita. Kasabi ko sa katabi mo, kailangan ka namin. Kaya kailangan natin sumunod kay Lord. Amen? We have to know God, and as we know God, we will be strong, and because we are strong, we will do exploits for God's glory. Amen. Handa ka na ba na sumabog? Handa ka na ba na may lumabas dyan? Na magiging isa sa mga hero ng ANJC? Ha? Ha? Isang araw, magugulat na lang kami. Ang masig, yan. Sige, tumakayo sa palengke at nagpagaling kung may sakit. Nagumawa ng himala. Yung isang tulubi nagkaroon ng maraming dalang pagkain. Diba? Nakuha niyo, to you, God will do miracles. Are you ready? Are you ready? Ready ka ba na makasaksi ng himala? Huwag lang yung gusto lang natin na makakita, kundi gusto ko, ako ang gamitin ni Lord para gumawa ng himala. Amen? At kung ready po kayo, sige tayo po tayong lahat. And we will pray to God and we will ask Him to send a new revival. Talagang
makita sa puso natin yung pangamahal natin sa atin pong Panginoon at pagsunod po sa kanya. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Sige, let's cry out to God. Hingin po natin kay Lord yung revival. Una po sa puso natin. Kailangan restore tayo. Kung ikaw mismo yung puso mo ay medyo matigas sa oras na ito, hindi ka naniniwala na kaya ng Diyos gumawa ng himala. I want you right now to pray unto God and receive the healing of God. Receive the restoration of the Lord. Tanggapin mo yung pagpapalambot ng Diyos sa puso mo. Let's cry out to God na ang puso natin, sa puso natin magsisimula ang himala ng Diyos. Start praying to them.
nagsimula ka, mag-desisyon na panawarin. Huwag mong hintayin na gumaan ang pakiramdam mo. Huwag mong hintayin na gumanda ang pakiramdam mo pagka nakikita mo sila. Just decide to forgive. Sabihin mo na niya, pinatatawad ko na siya. Pinatatawad ko ng tao ito. At hayaan mo na gumawa ang Diyos ng paraan. Isang araw, makikita mo ang sarili mo loving that person. Not now, kahit hindi ngayon, but a time will come. Dati ang araw, makikita mo sa sarili mo loving that person. Yes, Lord Jesus. Kung meron mang kasalanan na parang nagbabalik-balik sa'yo and it's condemning you, it's from the devil. Ang condemnation, ang pagsisip, ang sinisisi ka, ano yung kukundan ka, hindi yan dati sa Diyos. Conviction is from God, from the Spirit of God. Pero ang condemnation, it's not from God. And if the devil is condemning you right now, sa oras na ito, receive the forgiveness of God. Tanggapin mo ang pagpapatawad ng Diyos. Kung huli ka rin ng tawad sa Diyos, nagkamali ka, nag-fall ka, buwagsak ka sa kasalanan, nagawa mo na yun, wala na tayong magagawa, nangyari ng lahat ng yun. Pero ang pwede mong gawin sa oras na ito, humingi ng tawad sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, and start doing what is right. Magsimula ka na gawin ang tama. Ang totoong pagtalikod sa kasalanan, ang totoong repentance ay pagtalikod sa paggawa ng mali. Kung totoong tumalikod ka na, humarap ka ngayon sa Diyos, harapin mo ang bagong buhay na ginibigay sa iyo ng Diyos. Yes, receive God's forgiveness. Receive God's forgiveness. Yes, Lord God. Salamat, salamat po God. Hindi na namin gagawin pa ang lahat ng yun. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Huwag mo nang balikan ang masamang gawa ng kaaway. Hayaan mo na sa oras na ito, sa panahon ito, ay maging tama na ang bawat hakbang na gagawin mo. At mangyayari lamang yan sa akin po patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. Yes, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Ang magandang plano mo sa aming mga buhay.
Thank you, Lord, for making us move right now to partake with our Holy Communion. Salamat sa kapatawaran, salamat sa kalinisan, at kami ngayon ay handa na makasama sa gawain ko. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At kung handa na po ang palagpay ko muna na tayo po ay sama-sama sa gawain ko. Sisimulo po ng iyong katawan na ugbog sa krus ng Kalbaryo.
na kung saan sa pamagitan po ng iyong mga lakay, kami po ay nagsigaling. Inaangkin po namin ang kagalingan. Inaangkin namin sa oras na ito ang kasaganaan. Nalam po namin ang kalooban mo na maranasan po namin. Thank you, Lord, sa iyong katawan na nagbubog po sa krus ng Kalbaryo. In Jesus' name we pray, kainin po natin. Matapos makatunan, lumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa ito ang bagong tipad na pinatitibay ng aking dugo. Tungiinumin nito ang gabi-gabi ng pag-alala sa akin. Inaalala din po namin, Panginoon Jesus, ang iyong dugo na tumanggap mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong dugo na nabigay sa amin ang assurance that you can forgive us. Ang dugo mo ang siyang naglinis ng aming pong mga kasalanan. Ito, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan na gaano man kalaki ang aming pagkakamali, gaano man kalaki ang aming kasalanan, ay kaya mo kaming patawarin. At inaangkin namin ang kapatawaran ito, inaangkin namin ang paglilinis mo sa aming pong mga puso. At ganun din, Panginoon, inaangkin namin ang assurance din na binigay mo sa amin na sa pamagitan ng iyong dugo, kami protektado laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Our family, the salvation of our family, inaangkin po namin kasama ang aming pamilya na iligtas mo doon sa krus ng Kalbaryo. Inaangkin din namin sa oras na ito kung meron pa kaming mga mahal sa buhay, kapamilya, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Amin pong isinasama sila sa amin pong pananangin at sinasabi namin isang araw makakasama din namin sila sa panampalakalan ito at ang kaligtasan ay binigay mo na din po sa kanila. Puprotektahan mo ang aming pamilya laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Puprotektahan mo kami laban sa lahat ng patibong ng kaaway. Inaangkin po namin ang iyong tagumpay. Ibinigay niyo sa amin sa pamagitan po ng iyong dugo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Salamat na, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa kadakilaan mo na patuloy po namin naranasan. Uuwi kami, taglay-taglay, Lord God, ang pangako mo sa amin na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami papalian. Ikaw ang aming Diyos na mabuti, na may mabuting plano sa aming mga buhay. Protektado mo kami laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Salamat, Lord, you will make us strong. You will give us good health, Lord. Masaganang buhay at patuloy pa niyang gagamitin kami para sa iyong kapalapian. We will do exploits for God's glory because we know you and you make us strong. All the glory, all the praises belongs to you. In Jesus' name we pray. Bukas po, may mentoring tayo with Bishop Oriel, 6:30, doon po sa Imus Sports Complex. Yan. Dito po, alas 3 mga pastors po, ang ating po kinukos bukas. Pero yung mga members, sa leaders, doon po tayo sa Imus Sports Complex. Kung meron po kayong ticket, nagsabi po kayo sa cell leaders ninyo, meron po kayong ticket. Pero kung wala po, kung pwede po kayo pumunta doon, kaya lang 150 po ang registration. 150 na po doon. God bless you!